Ngayon po ba, marami po bang pelikula, TV programs at dibidyong media ang naglilipana na maituturing po ninyong hindi angkop sa responsabling panonood? Meron po ba? Marami po ba itong pelikula ito ngayon? Na talagang sa isip niyo po, wow talaga. Opo, marami po. Masasabi po niyo na hindi niyo mapigil dahil limitado ang mandato po ninyo? Opo, tama po. Kung meron po kayong mas mandato, hindi sana ito na ipalabas. Opo, Mr. Chair. Opo. Mga ilan po yung average nito sa palagay niyo? Ito po ba marami na talaga sa palagay po ninyo? Base po sa complaints na natatanggap ng aming ahensya, hindi po namin mabilang. Dahil araw-araw po may complaint po kaming nare-receive with regard to materials that are streamed online and nakikita po sa mga user-generated content. Pero po pagdating po sa mga movies and television, na iiaayos naman po namin at nare-review po ito ng board. At sa kasalukuyan, 280,000 po ang material na nare-review ng aming mga board members. Kasama na po dyan ang mga pelikula, programang pantelebisyon at publicity materials. Madam Chairman, ano pong klase ito? Malaswa o karahasan? Ano po itong mga pelikulang ito? Mas marami po yung kalaswaan. Ayun. Diretsa. Meron naman din pong karahasan. Opo. Pero mas talamak po mas talaga ang kahalayan. Mas madali po bang makontrol yung karahasan sa kalaswaan? Opo. Opo. Sa based on experience po. Sino po ang mas madaming na bibiktima? Halimbawa po sa age bracket. Sa kalaswaan po ba, sino yung laging naapektuhan po dito? Ang kabataan po ang pinaka naapektuhan kapag nakakakita ng mga ganito pong klaseng bagay dahil ang media po ay napakalaking bahagi ng paghuhulma ng kaisipan ng ating kabataan. Sa palagay niyo po ba, nagkaroon kami ng hearing kasama po natin ang hinahangaan natin Senadora Risa Ontiveros patungkol po sa maagang pagbubuntis ng mga kababaihan po sa ating bansa na napakataas po ng porsyento. Umaabot nga po sa 10 taon. Ha? 10 taon. Sa tingin niyo po ba may epekto ang mga malalaswang mga palabas? Opo, naniniwala po ako dahil kagagaling lang po namin ng Korea. Kami po ay nakapag-sign ng Memorandum of Understanding sa Korean Media Ratings Board. At sa kanila pong mga guidelines, kinoconsider din po nila sa kanilang categories ang imitation level. Ibig sabihin, talagang kapag ang kabataan ay may nakikita, talagang malaki ang tendency na sila ay gumaya o pumaris sa kanilang mga napapanood. Naniniwala po kayo na mas malakas ang kampanya ng mga talipandas kaysa sa gobyerno? Opo. Okay po. Maraming salamat po. Maiba naman po ako. Ayon po sa bersyon ng panukala na inyong isinumiti rin sa committee ito na SBN 1940, hinihiling niyo po mula sa 1 taon ay gawing 3 taon ang termino ng chairperson, vice chairperson, samantalang 2 taong termino naman po para sa 30 na board members. Maari po po naming malaman ang naging basihan po ninyo sa pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng board. Amin pong kinuha ang suggestions mula po sa bill ni Senator Grace Poe. Sa kanya po namin nakuha at binase ang term of office ng chairman, vice chairman at ng mga board members. At ito po ay aming pinininiwalaan dahil si Senadora Grace Poe ay dati pong MTRCB chairman at alam po niya ang mga kinakailangan ng ahensya. Kaya po nilift na lang po namin sa kanyang bill ang term of office ng nasabing mga officials. Opo, ayon din po sa aming pagsasaliksik, isa po si Senadora Grace po sa mga naupo sa MTRCB na may ginawang maganda. Opo. Isa po siya sa mga legendary dyan sa MTRCB. Meron din yata akong isang pelikulang naban niya.
Ano, ang tanong ko lang po, ano, naniniwala po ba kayo sa continuity? Opo. Opo. Palagay niyo po mahalaga 'yon sa isang ahensya. Yes, tama po. Katunayan po ang responsableng panonood ay binasi ko po sa matalinong panonood na sinimulan po ni Senadora Grace Poe. Yung pong sa 30 board members, sila po ba ay mayroong, paano po ba ang inyong pagpapatakbo sa MTRCB? May kanya-kanya po ba silang boses o meron po kayong sinusunod na guidelines? Ano po ba? Paano po ba ang inyong... Mayroon po kaming isang vice chairman na tumutulong po sa chairman kapag kinakailangan ng representative ng chairman at kailangan ng tulong ng chairman sa dami po ng ginagawa sa aming ahensya. Meron din po kaming 30 board members. At ito lang po ang board na sa aking pagkakaalam ay talagang pinapractice at ginagawa ang mandato ng ahensya. Dahil sila po mismo ay araw-araw pumapasok sa opisina. Araw-araw mula umaga hanggang gabi ay nagre-review ng mga material. Pelikula, sample episodes, television programs, posters. Ma'am, maputol ko po kayo. Ilan pelikula po ang pinanonood ng mga 30 na yan? 30. Ang average po sa isang araw is 8. To 10. Depende po. Kapag may film festival, mas nadadagdagan po. Meron naman po silang psychologist o psychiatrist pangkatapos. Hindi kayo na-apekto na sila sa pelikula. Hindi naman po. Comprised po kami ng 5 lawyers sa aming board. And then 15 of them are from the media and entertainment industry. And then all the rest po are from different walks of life. Ang composition po ng aming mga board members, alalahanin po natin, is a very tiny composite of the society. Ibig sabihin po, they represent the different walks of life and may kanya-kanya po sila mga decision at their opinions vary. Paano po? Halimbawa po, meron po silang isang decision sa isang pelikula. Makakarating po ba yon sa vice chairman o sa chairwoman? Ang nangyayari po kasi is we trust the board and their judgment as appointed by the president. Our review process will comprise of first review, tatlong board member lang po ang mag-review. Ibibigay po ang kanilang issued rating sa producer o sa director. Kapag hindi po happy ang producer, hihingi po ng second review kung saan 5 na po ang board member na mag-review. Ah, okay. Opo. Hindi naman po parang pahigpitan ng laban. Meron pa pong review, meron pa pong ano. Binibigyan. Opo. Sorry po. Iniiwasan din naman po namin na mag-issue ng X. Kaya't sinasabi naman po namin sa producers kung anong pwede nilang gawin para sila na po mismo ang mag-edit ng kanilang material. Hindi rin po kami masaya kapag kami po ay nagbibigay ng R18. Dahil gusto naman namin na kumita ang industriya at kumita ang ating mga producers. Pero hindi po namin pwede i-compromise ang aming mga values. Maganda po yung pinuntahan ng tanungan natin. Kayo po ay humihingi ng karagdagang mandato hindi para maghigpit. Opo. Opo, hindi po yon ang hindi ano. Kailangan lang po ng ipin. Magkaiba po yon. Kailangan natin, iba yung ipin sa paghihigpit. Opo, kasi yung paghihigpit, walang katwiran yun. Definitely not. Opo. Mr. Chairman, if I may, we are not suppressing yung sinasabi nilang freedom of creation, freedom of expression. Hindi po yun ang pakay namin. Ang pakay po namin is magkaroon ng oversight ang ating mga online streaming at ang mga user-generated content. Magkaroon lamang kami ng linya na mapayagang kami na may kausapin kapag may lumalabag na sa batas o may hindi na tamang nakikita ang mga bata sa kanilang mga gadgets, sa telepono, sa telebisyon. Hindi po namin sinasabi, never po namin sinabi na ire-review ang mga material. Napaka-imposible pong mangyari nun. All we want is a direct line to them so that we can tell them where they're going wrong. This is not acceptable in our country. We can issue notices and we expect them to take action. Galing. Bago po yan,
Meron po tayong nagrepresenta ng Google Philippines for YouTube, Attorney Yves Gonzalez, head po ng Public Policy and Government Relations. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa amin. Meron po akong isang tanong, ma'am. Nakasaad po sa SBN 965 ng ating ginagalang na Senator Grace po na maaaring mag-invest, magmay-ari at mag-participate sa equity ng isang establishmento, firm o entity ang MTRCB. Maari po ba naming malaman po kung kailangan po ba ito gawin ng MTRCB?